Okay, ready na po ba tayo mga kapatid? Yes, oh. Itutuloy na po natin ang ating series. Ang series natin ay fit. Ano po ba yung fit? Kung sa physical ay ikaw ay walang sala, walang sakit, walang karamdaman pag sinabing fit. Pero may yun po ay initial namang ng tatlong bagay. Faultless, ideal, and triumphant. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay Kristiyanong nanampalataya kay Jesus, kung ikaw ay tumanggap na kanyang biyaya sa iyong kaligtasan, kung ikaw ay nanampalataya sa kanya, naniwala sa kanyang tinapos na gawa, in short, kung ikaw ay ligtas, kapatid, you are fit. You are fit. Ano ba yung sabi na fit? Faultless. Wala kang pula. Wala kang sala. In spirit, of course. Sa physical, siyempre, madami ka pang sala. Madami ka pang tagihawat, madami ka pang bilbil, madami kang kulugo. In short, hindi ka faultless pagdating sa physical. Pero alam naman natin that we are three. Ano yun? We are spirit who has a soul that lives in a body. But we are speaking here of our spiritual condition. Sa espiritu natin mga kapatid, you are born again. When you were born again, you were born from God. And God ay nagbigay sa iyo ng seed that is perfect. Pinanganak ka sa physical, hindi ka perfect, of course. May bingot, may ang ilong ay, sabi nga ni Pastor Rodel, nakatingala. Pag umulan ay nalulunod, mga ganon. Pero in spirit, you are perfect. Bakit? Kasi yung espiritong yan, yan na hindi na nagkakasala. Yan espiritong kahawig ng Diyos. Yan espiritong galing sa Diyos. In fact, it is spirit of God. The born again spirit. Kaya you are perfect. You are ideal. Wala ka nang hahanga din pa. At you are triumphant. Mapagpanagumpay ka. Tagumpay ka na kasi you are perfect. And you are ideal, of course. You are triumphant. But first, you have to believe that. Kailangan natin mga kapatid, mapaniwalaan ito. The problem with many Christians is that they do not believe this. They do not take this in their heart so that their walk in this life is full of error. Kasi akala nila, tao lang ako, nilikha ako mahina, ganito talaga ako. No, kailangan maintindihan mo, from in the inside, ikaw ay ginawa na ng Diyos na fit. So that when you have this in your mind, the change of mind, nagkaroon ka ng pagbabago, intaharap ka sa salamin, hindi mo sasabing, alo, eto na namang si Rodel na ito, nakikita ko sa umaga. Pasensya ka na, Pastor Rodel, you are my type. Eto na namang si Rodel na ito. Maitim, maliit. No offense. In reality check. Reality check. Physical reality check. But from in the inside, dapat ang nakikita mo. Yung truth check. In the outside, reality check. Pero in the inside, truth check. Ano yung katotohanan? That God has made you beautiful and perfect. Amen, mga kapatid. Pagbukat mo sa salamin, ito ang perfectong James. Ito ang perfectong Anthony. Yan ha, kita mo ha. So, yun po mga kapatid. Tuloy natin. Bakit po natin ipinapangaral ito? Are we preaching this just because gusto natin na tayong mga nabubuhay sa biyaya ay mabuhay ng careless? No. Gusto natin na mabuhay tayo ayon sa gusto ng Diyos sa atin. Hindi natin pababayaan eh. Ginawa ni Jesus Kristo sa krus eh. Masayang na lamang. So why are we preaching this? Ba't ba tayo nagtuturo? Unang-una, alam natin kung ano objective of this church. So that people will fall in love with Jesus. So that people will be conscious of the cross. So that people will know and celebrate the new covenant. And so that people will live under the life of grace. So itingnan na muna natin. So that people will be in love with Jesus. The more you reflect on what Jesus has done for you, the more you reflect on kung paano ka minahal ng Diyos, kung paano ka minahal ni Jesus in spite of your wrongdoing, shortcomings, kung paano nagsakripisyo si Kristo sa iyo at tiningnan yung oras na ikaw ay maliligtas, kaya niya itinanggap yung sakripisyo sa cross, kaya niya he endured the cross is because he sees you. Dahil nakikita ka niya, nakikita niya ang kaligtasan mo, nakikita niya na ikaw ay mapapahama kung hindi niya gagawin, nakikita niya, pero pag ginawa niya, nag-endure siya, he is willing to change and trade places with you so that he will leave the places of God in heaven and you who are now in earth, destined for hell, will have a place in heaven. Abay, lalo ka mai-inlove sa kanya. Di ba mga kapatid? Ano pa? So that you are conscious of the cross. Ang ibig sabihin ng hindi ibig sabihin ng conscious of the cross, ito yung dadaka sa simbahan, nakakakita ka ng cross, ay ikaw ay magkukurus.
Hindi yun ang ibig sabihin ng conscious of the cross. Conscious of the cross is always you see things. Ano ba ang ginawa ng cross para dito? When you are faced with spiritual dilemma or religious dilemma, lagi sinasabi mo, ano ba ang ginawa ni Kristo para dito? Ano ba yung conscious of the cross? What is the cross? The cross represents the finished work of Christ. Yung kanyang dapat na gawin. Ano ba yung dapat niyang gawin? He obeyed and fulfilled all the law. Hindi lamang niya pinulpil ang law para sa atin. He also paid the penalty of disobedience on the law. Kita niyo mga kapatid, hindi lamang siya sumunod sa utos, sa kautusan para sa iyo. Siya ang gumanap ng kautusan para sa iyo. Kundi siya din ang nagbayad ng mga pagsalansa mo sa mga kautusan. That is the cross. That is the finished work of Christ. At then when you are faced with spiritual or religious dilemma, mga kapatid, napakadagan. Pag nagbasa ka ng Bible, pag narinig, nakarinig ka ng mga turo, sasabihin ng iba, ay, bawal ang kumain ng isdang may kaliskis. Ah, walang kaliskis. Ang yun pa naman masasarap, tuna at saka tambakol yun. At saka tulingan yun, bawal ang kumain. Kasi nakasulat sa Biblia na bawal. Ay, tingnan mo, naandun nga. Naandun naman talaga. Ay, iba'y kukunin mo na lamang, basta. Tingnan mo muna. Ano ang ginawa ng cross dyan? Is it before or after the cross? It's before the cross. It's for the Israelite. At anong ginawa ni Kristo? Sabi ng cross, He fulfilled the law. Kung yan ay kautusan, Jesus has fulfilled it for us. Amen? When you are faced with many, even your problem in this world, ako ay mamatay na sa sakit at karamdaman. Bakit? Ang mga ninuno ko, simula nung una pa, panahon pa ni Magellan, ganito na ang sakit. At ako dito na rin mamamatay. Teka muna, tingnan mo muna, ano pang ginawa ni Kristo dyan para dyan? Kung nga sinasabi ng mundo, mamamatay ka dyan, sinasabi ng doktor, dyan ka rin mamamatay because that is hereditary trait and hereditary sickness. Ay pwede, pero ano pa ang ginawa ni Kristo para dyan? Di ga, ginawa ni Kristo, He, by His wounds, we were healed. So therefore, you are also now healed. Now, that's how you become conscious of the cross. Ano pa ang ginawa, ano pa ang binayadan ng krus ni Jesus para dito? Bayad na ba ito sa krus ni Jesus? Kung ito'y bayad na, and therefore, I have nothing to worry. Kaya when you read the Bible, you look at ano ang ginawa ng krus doon sa sitwasyon mo. Kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan, Lord, ang hirap naman ito, ano bang ginawa mo para dito? Tulad halimbawa ng magpatawad ka upang ikaw ay mapatawad. Hindi ba sinabi ni Jesus yon? Sinabi ni Jesus yon. Huwag mo sasabihin sa akin, hindi, hindi ngayon ako, hindi ko mapatawad si Boy. Hanggat hindi niya pinabayarin yung utak ko, hindi ko mapapatawad yan. Ay di iisipin, ano ka, ligtas ka o hindi? Ay kung yung paniniwala mo ay talagang hindi ka mapapatawad, kung hindi ka magpapatawad, eh hirap naman magpatawad. Papatawarin ko na lang ba sila? Ganun ba yon? Hindi. But you know the difference. You know the difference. You know what the cross. You know the difference between the new covenant and the old covenant. Sa old covenant, wala pa, hindi pa namamatay si Jesus. Nakadepende sa iyo ang pagpapatawad. Kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin mapapatawad. Kasi ang lahat na mangyayari sa iyo, depende yun sa ginagawa mo. Bakit? It is your performance doon sa old covenant. Ayon sa iyong mga gawa, doon ka i-reply, doon ka i-responsin. Pero ayon dito sa new covenant, dahil sa ginawa ni Kristo na andun ngayon ang pagtugon ng Diyos sa iyo. Dahil sa sakripisyo ni Kristo. It is, sa old covenant, it is your performance, kaya ka papapalain ng Diyos. Sa new covenant, it is Christ's performance, kaya ka pinagpapalain ng Diyos. Kung sa old covenant, magpatawad ka upang ikaw mapatawad, sa new covenant, magpatawad ka dahil ikaw ay pinatawad. Hallelujah! So nakikita po natin ang difference. Hindi na po tayo lito. Hindi na po tayo kagukagulo. Kaya nga po, meron mga church na kung tawagin natin ay mixture. Ano po ba ibig sabihin ng mixture churches? Ang mixture ay lahat na inaandoon. Isinahugan lahat. Pinagsama-sama ng lahat. Pag binasa ang Biblia, lahat, salamat, salamat po. Anak ko nga po pala ito. Salamat. Nasa tayo, nasa mixture. Pag sinabi po ng mixture, kaya nga mix, pinagsama-sama na lahat. Yung para sa Old Covenant, yung utos para sa Israel, yung utos para sa mga Hudyo. At yung New Covenant,
Yung lahat ng pinagtagumpayan ni Kristo, yung epistle ng mga disciple, pinagsama-sama at lahat yan ay isinaksak sa iyo, ay maluloko ka, ay malilito ka dahil madami dyan ay magkakontradict. Paano mo sasabihin ako'y magpapatawad at ako'y patatawarin kung di ako magpapatawad, di ako magpapatawad? Sasabihin dito ako'y pinatawad na. Ay, ano ba ang tama? Sisipin mo, ano ang tama? Hindi. Basahin mo ng tama. Alin yung para sa'yo, alin yung hindi para sa'yo. At malalaman mo yan dahil ikaw ngayon ay nasa ilalim ng New Covenant. Lahat lamang ng mga sinasabi para sa mga New Covenant, believer tayo yun. Bagong tipan. Nung si Kristo ay namatay sa krus, doon nagsimula ang bagong tipan. At sabi ni Jesus, ito ang bago at walang hanggang tipan. This is the New Covenant. At itong dugo ko ito, ibubuhos ko para doon sa New Covenant na yun. Yung dugo niya ang nagpasinaya, yung dugo niya ang nagselyo, yung dugo niya ang nagpatotoo, simula na ng New Covenant. Ano ba ang New Covenant? Ang ating ang pagtanggap ng Diyos sa atin, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, ang pagbibiyaya ng Diyos sa atin, ang pagkalinga ng Diyos sa atin, hindi nakabatay sa ating gawa, kundi nakabatay sa tinapos na gawa ni Jesus. Compare sa Old Covenant kung saan ang tao ay pinagpapala ayon sa kanilang mga gawa. Sila'y pinarurusahan ayon sa kanilang mga gawa. Sila'y tinatanggap ayon sa kanilang mga gawa. Dito sa New Covenant, tayo ay tinatanggap ayon sa tinapos na gawa ni Jesus. Ano lang kailangan natin gawin? Manampalataya. Sapagkat si Kristo hindi lamang namatay para sa atin. He did not just died for us. He died as. Namatay siya na parang tayo din. Madadaanan po natin mga kapatid. Kaya we celebrate the New Covenant. We do not celebrate the Old Covenant kasi hindi ka na dun. Wala ka na dun sa Old Covenant. Nasa ka ngayon kapatid? Nasa New Covenant. Kaya tawag nila sa atin, dagdag bawas daw. Ang mga taga-Grace daw, dagdag bawas. Abay, of course naman, pipiliin mo lamang yung para sa'yo at lahat ng nasa New Covenant, yun ang para sa'yo. Of course. Ay, kaysa naman, mixture, hindi naman para sa'yo, pero kukunin mo. Sulat ng kapitbahay mo sa para sa kanyang asawa, pakikiel mo, masasabihin para sa'yo. Tama ba yun? Hindi tama yun. Yung para sa'yo sulat, yun ang kunin mo, yun ang basahin mo. Tama ba mga kapatid? Tama. Kaya po mga kapatid, kaya yun ang sinasabi, dapat marunong tayong rightfully dividing the word. Marunong tayong maghati ng salita ng Diyos. Alin yung para sa'yo, alin yung hindi para sa'yo. Pinag-aaralan po natin yan. Continue lang natin yung mga pag-aaral na yan. So we celebrate the New Covenant. And we live a life of grace. Yun pa. Anong purpose natin sa pagpipilis na ito? So that we know what to expect under the life of grace. Sa buhay ng pagpapala, sa buhay na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ano ang inaasahan mo sa Diyos? Sa buhay na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ano ang karakter na lalabas sa iyo? Yun po mga pinag-aaralan natin. Amen mga kapatid. So, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, naniwala ka na pinatawad ka na sa kasalanan, naniwala ka na nabuhay sa iyo ang bago nila lang, naniniwala ka na ikaw ay pinabanal ng Diyos kasi hinugasan ka ng Diyos, naniniwala ka na sa iyo ng bagong espiritu, masasabi mo ba na yun, now, without doubt, I am good? Ayon sabihin, sige nga. Hello? Sabihin nyo naman ang kapanipaniwala. I am good. Kung naniniwala ka talaga, therefore you are good. Di ba mga kapatid? Ay, kung ikaw ay pinerfect na, fit ka na, faultless, ideal, and triumphant, of course you are good. Sabihin nyo, I am good. Kaya kung hindi mo masabi yun, may problem pa. Either you do not believe that. Kaya nga natin, sasabihin, mahirap kasi sa labas na sabihin, I am good. Sabihin, good ba yan? Kita ko naman ugali mo, sabihin mo, good ka? Sasabi ka ng good, matakot-takot ka. Matakot ka naman, kilabutan ka naman. Di ba ganyan lagi sinasabi sa atin? Tatama ka ng kidlat. Sabihin mo, good ka? Aba, meron sila kasing, may pinangahawakan kasing verse eh. Ito, tingnan natin yung pinangahawakan verse na ito, sa Mark chapter 10, verse 18. Kaya hindi nila masabi na I am good. Kasi sabi ni Jesus, no one is good except God.
Abay, tama nga naman. Sinama sa Biblia, sinabi sa Biblia that no one is good except God. Pero tanongin natin, mga kapatid, kailan ito sinabi? Is it after the cross or before the cross? It is on the old covenant or the new covenant? Of course, before the cross, no one is good. Pero after the cross, nung namatay si Jesus para sa iyo, ano sinabi sa atin sa John chapter 15 verse John chapter 5 verse 15, mga kapatid? Of course, nung sinabi ni Jesus ito, may epekto ang ginawa ni Kristo sa cross. Namatay si Kristo sa cross, kaya maraming pagbabagong nangyari when after he said that, at nabuhay siya, at ngayon in-invite kanya na maging believer sa kanya. Kaya nga sa John chapter 15, chapter 5 verse 15, ano sabi dito? Everyone, kasama ka sa everyone? Everyone who believes, nanampalataya ka? That Jesus is the Christ is born of God. Kung galing ka sa Diyos na good, then is no, i-relate mo ha, there is no one good but God. O tama. Pero, now, you believe, and you were born from God. Common sense. Ano ka ngayon? Ay di good. Doon ka galing sa good day. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakita po natin, mga kapatid, kung paano hatiin ang salita ng Diyos. O paano i-rightfully divide after the cross and before the cross. Nakita po natin na hindi natin minimix, kasi sa mixture sasabihin no one is good. Of course, binasi nila doon sa verse na yun eh, at kukunin nila. Pero nakita natin, pinili natin. Bakit natin pinili? Kasi hindi para sa atin yun eh. Bakit nasaan ba tayo? After the cross na tayo eh. May ginawa na si Kristo sa cross eh. May na-accomplish ang cross eh. May ginawa ang cross eh. Nandito tayo sa New Covenant. At ano sabi? Lahat ng nanampalataya sa kanya ay ipinanganak ng Diyos. At ikaw ngayon ay pinanganak, at ang kapanganakan yan ay galing sa Diyos. You are born from God. You are not born from man, from flesh. Hindi ka pinanganak lamang sa laman. Dati yun, nung birthday mo, doon ka pinanganak sa laman. Pero ngayon, nung tinanggap mo si Jesus, pinanganak kang uli, na born again ka. At ang kapanganakan yan, sino ang pinanggalingan? Ang Diyos na mabuti. Therefore, you can say, I am good. Amen. Thank you, Lord. Eh, at ano ng iba ganito? Sige, good ka nga. Gaano ka good? Talagang lagi may tanong eh. Hindi talaga matanggap yun. You are fit eh. Eh, gaano ka ka-good? Gaano ka, meron bang part sa'yo na nire-reject pa? Siguro meron part. God rejects sin, ay nakakasala ka, therefore, He reject you. Ikaw ba ay partly sinful? May part ba sa'yo na pupunta sa heaven at may part na hindi makapapasok? Gaano ba ito ay katatagal? Kung talagang good na good ka ngayon, gaano ba katagal? Kaya, ano ba talaga? Marumi ka ba o malinis? Yan ang title natin. Ano ka ba talaga? Marumi o malinis? Eh nakakalito eh. Misan malinis ako. Misan marumi ako. Ano ba talaga? Marumi o malinis? Sasagutin po natin yan ngayon. Ngayong umagang ito. Ay, sorry, pag hindi po natin nasagot yan, normally ang mga message na maririnig natin is just a message. It's not a good news message. Message lang. Kaya po mga kapatid, yung pagpapatawad ng kasalanan ay napakabuti, napakaganda. Pero hindi lamang po yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Hindi lamang tayo pinatawad sa kasalanan. Tayo may pupunta sa langit. Napakaganda nun. Sinong ayaw pumunta ng langit? Taas nga kami ng mga gustong pumunta sa langit. Una na kayo. Marami pang gagawin kasi ako. Yan lang sinasabi ko. Na maganda pong pumunta ng langit. Makikita-kita tayo doon. At siya po, hindi lamang yung bankero na nagka-cancel ng utang mo sa banko, at hindi lamang siya philanthropo na nagbabayad ng utang mo sa banko. Hindi lamang po siya yung travel agent na nag-asikaso ng itinerary mo. Dati papunta kang limpierno, ngayon papunta ka ng langit. Hindi lamang po siya yung travel agent. Ang Diyos po ay great surgeon din. Ay siya ay great physician. Bakit? Sinurgically remove niya yung lumang puso mo at pinalitan ka ng bagong puso. Ni-remove niya yung lumang sinful life mo.
yung makasalanang buhay mo, makasalanang nature mo, at pinaltan niya ng resurrected life. Pinaltan niya ng bagong buhay. Buhay ni Kristo, mga kapatid. Kaya po, He did, ito sinabi ko kanina, because Jesus Christ, He did not only died for our sin. Yun kasi pinagpipreach ng iba. He died for our sin. Tama po yun. Maganda yun. Namatay siya para sa ating kasalanan. Pero hindi lamang siya namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay bilang tayo. At nung namatay siya bilang tayo, namatay din ang lumang tayo na kasama siya. Gets yung mga kapatid? Napakahalaga po nun. At nung nabuhay siya, nabuhay din ang bagong tayo, na bago nila lang kahawig ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, when we preach, we do not preach only Jesus' death on the cross. We preach also His resurrection. Amen, mga kapatid. So, kaya nga hindi lamang tayo binigyan ng Panginoon ng awa at saka bagong pupuntahan pag tayo ay namatay na. Binigyan niya tayo, resulta ng pagiging surgeon niya at physician niya, binigyan niya tayo ng bagong desire. May bagong naisin ka na. May bagong design ka na. Kasi mga kapatid, yung dati, yung lumang design sa'yo, nung pinanganak kasi sa mundong ito, makasalanan ka. At nung makasalanan ka, ang design sa'yo, gumawa ng kasalanan. Kasi makasalanan kayo, wala ka magagawa dun eh. Pero ngayon ikaw ay pinanganak na bago sa Espiritu, ano ang design sa'yo? Buhay na may kabanalan. Buhay ayon sa nais ng Diyos. Buhay na magpagpanagumpay. Buhay na dakila. Buhay na kaiga-igaya. Buhay na nag-uumapaw sa pagpapala. Yan ang design ngayon ng Lord sa iyo. Buhay na nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Amin po mga kapatid. Amin naman doon sa panghuling yon. Maganda rin yon. Buhay na nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Amin mga kapatid. Kaya nga, sabi po dito, pakipost mga kapatid, with new desire and new design comes a new way of life. With new desire and new design, of course, new desire, new design, and of course, new way of life. Ano mga kapatid? Bagong style, bagong pamumuhay. Mga kapatid, therefore, you can live as a perfect you. Dinisen ka ni Lord na mabuhay ng fit eh. Therefore, makakaya natin ito mga kapatid. Kung dinisen ka ni Lord, sasabihin mo imposible, eh, mas marunong ka pa sa Diyos. Sinabi nga ng Diyos na ito ang design ko para sa iyo. Kung masasabing imposible, ito ang design ko para sa iyo. Magagawa mo yun. Ang kailangan lang magbago tayo ng isip. Okay? At makikita natin na talagang si Kristo'y kaya palang maisa pamuhay ko ang buhay ni Kristong gusto niya para sa akin nang walang conflict, nang walang obstacle. Bakit ba may conflict and may obstacle kadalasan? Kasi iba yung laman ng puso mo eh. Pero nung sinabi ni Kristo na pinaltan niya ang puso mo, pinaltan niya ng mga bagong naisin, of course, aayon yun doon sa gusto ng Diyos. Tama mga kapatid? Sabi nga ng John chapter 17 verse 22, ito po, basahin natin. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila. Sino ang sasalitang ito? Si Kristo. Mga kapatid, the glory of God, yung kaluwalhatiang binigay ng Diyos kay Kristo, ibinigay na rin sa atin. Tayo yun eh, yung mga mananampalataya, ito yung kanila, tayo yun. Upang sila'y maging isa. Upang sila'y maging isa, na gaya naman nating iisa. Ibig sabihin, yung ama, yung anak, at tayo, maging isa, mga kapatid. Pag sinabi mong iisa, ibig sabihin ng mga kapatid, kapuso ka. Tama? Kaisip ka. Kadiwa ka, mga kapatid. Kanais ka. Iisang desire mo, iisang layunin mo. Kapatid, yan ang pinag-pray sa atin ni Jesus Christ. At yan ang sinabi niya, ibinigay ko. Hindi niya sasabing, ibibigay ko. Ibinigay na sa atin, mga kapatid. Ngayon, kapatid, paniwalaan mo na nasa sa iyo na ang Panginoong Jesus. At ang nais niya, yun na rin ang nais mo. Paniwalaan mo yan, kapatid. Sapagkat yan ay sinabi na at ginawa na ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Tuloy natin. Ayapit ka na upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin
at sila'y iyong minamahal kung paanong ako'y iyong minamahal. Mga kapatid, ito po ang karamihang namimiss ng maraming churches eh. Ang mga pinangangaral lamang ng mga maraming churches eh, kung ano yung mga gagawin natin eh. Lagi eh. Nakakalimutan nila na ipangaral na binigay na sa atin lahat ang pangangailangan natin. Nasa sa atin na. No more asking, no more searching, no more seeking, no more waiting, no more working for it. Bakit sasabihin mo no more asking? Ibinigay na eh. God has given us everything we need. Paano mo pahihingin ang isang bagay na ibinigay na? Sinabi ng Diyos sa'yo na binigay mo na, ang kailangan mo lamang makita, ayan na pala. Di ka mga kapatid, kaya mo hinihingi kasi hindi mo alam na nasa sa'yo. Pero kung alam mo na nasa sa'yo, hindi mo nahihingin, ano nang gagawin mo? Pasasalamatan mo na lamang yung nagbigay nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ngayon, ma-appreciate mo na yung turo ni Pablo sa Thessalonian na in everything, give thanks. Kaya ngayon makapagpapasalamat. Kasi alam mo na, ibinigay na sa iyo. Iba kaya yung hihingin mo at magmamakaawa ka compared doon sa alam mo nasa sa iyo na salamat na lamang po Panginoon, nasa sa akin. Salamat na sa akin na ang heart of the servant. Salamat na sa akin ang anointing. Salamat na sa akin ang pagpapalang kailangan ko sa paglilingkod. Salamat na sa akin ang financial na kailangan ko sa pamumuhay na ito. Salamat na sa akin ang kahinahunang kailangan ko. Salamat na sa akin ang katiyagaan at kapanatagan at kababaan loob na kailangan ko. Salamat Lord, binigay mo na sa akin ang lahat eh. Ang kailangan lamang mga kapatid, makita natin ang mga ito, tanggapin natin ang mga ito. Amen. No need to work, no need to seek, no need to wait, no need to search. Everything has been given to you. Ano yung aking doon? It is here. It is here. Basahin natin mga kapatid. It's here, not there above. And it's now, not in the future. Amen mga kapatid. Guess nyo, ibig sabihin nito? Ngayon na yan. Bukas? Ngayon, pag namatay ka, pag nasa langit ka na, aba, hindi mo na kailangan ng anointing pag nasa langit ka na. Hindi mo na kailangan ng healing pag nasa langit ka na. Hindi mo na kailangan ng prosperity, kapatid. Hindi mo na kailangan ng financial pag nasa langit ka na. Kailan mo ba kailangan niya, mga yan? Ngayon. So ano sabi ng Panginoon? It is now here, not there. It's now, not in the future. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hari nawa ay naintindihan natin mga kapatid yun. So, bakit po kaya mga kapatid, may mga problema tayo minsan? Bakit po? Kasi dumaan tayo sa maraming narinig, dumaan tayo sa maraming inawit, dumaan tayo sa maraming itinuro na hindi ayon dito sa biyaya ng Panginoon. Hindi ayon dito sa katuruan ng biyaya ng Panginoon. Tingnan po natin ang isang regular day sa buhay ng isang mixture church. A day in a life of a mixture church. Tingnan lang natin. Ako, ganito tayo dati. Yung mga galing sa mixture church, ganito tayo dati. Na, nakaupo ka ngayon. Nag-worship na. Nag-i-enjoy ka sa worship. O, purin-puri ka na. Samban-samba ka na ngayon. Yung music leader, ang galing. Ang ganda ng awit. Yung mga backup singer, panay ang crooning na. Ang galing ng ano. Galing na ng mga pag-roll ng drum at cymbals dyan. Ng mga drummer. Galing ng plucking ng mga electric guitar dyan. So yung music, nasa full swing na. Sa kalagitnaan ng awit, yung leader titigil. Mag-emphasize ng ganito. Titingin sa langit. Oh, Diyos! Kami po ay marumi ang puso. Kami na may maruming puso na may wicked heart. Sasabihin naman ng mga congregation, amen. Makiki-amen naman. Kami po ay makasalanan. Desperate kami sa iyo. Desperate for more of you, O God. Kailangan ka namin. Ibigay mo ang buong mong presensya sa amin. And the congregation said, yes, Jesus. Ganun ang responde. Purify our hearts. Pakalinisin mo kami. Kami marumit, pakalinisin mo. Make us clean. Kami ay maruming basahan sa harap mo. Iyak na yun, tulo ang luha. Lahat ng tulo, lahat ng tutulo, tumulo na. Ganun kami nun, paluhod pa kami, gapang pa kami dun, talagang tulo eh. Nakikiya kaya? Alam mo mga kapatid, isang reason kaya hindi tayo makapagpurit, makasamba ng talagang malakas, yung gawin talagang sisigaw,
kasi may condemnation ka. Kasi pagkaharap ka sa Diyos, may isip mo, mayroon akong fault, may pagkakamali ako, nag-away kami kanina, hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka makapura, hindi ka makasamba. Mga kapatid, ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos, hindi dahil sa performance ko, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya anytime na lumapit ka sa, sumama ka sa worship service, makakasamba ka, makakasigaw ka sapagkat katanggap-tanggap ka sa ating Diyos. Huwag mo lagi din ako, may nagawa ko kanino. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Bayad na yan noon pa. 2,000 years ago. At kung talagang hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos, wala kang magagawa para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tanga! Kung hindi ka katanggap-tanggap, wala kang magagawa. Ano mang gawin mo, hindi pa rin ikaw katanggap-tanggap. Sapagkat sabi nga, lahat ng mabubuti mong gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, pero dahil ikaw ay mananampalataya na lahat ng ginawa mo ay mabuti sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag lamang kasalanan. Kaya mga kapatid, kaya dati yun ha, itong akin mapapataas na sana ako, naku, para naman ako hipokrito. Sisigaw ako, para naman ako hipokrito. Nagkakaroon katuloy ng spirit of hypocritonism. Meron ba ganung word? Hypocrisy, yun. Parang sa tingin mo, para naman akong hipokrito. Kaya ngayon, dahan-dahan kang bababa, baka ako'y makita ng misis ko. Tatahimik na lang ako. Ganun eh. Pero samantalang hindi ka naman nagpupuri dahil para sa misis mo, nagpupuri ka sa Diyos. At ang sabi ni, come boldly. Boldly. Ano ba ibig sabihin ng boldly? With confidence. To the throne of grace. At lahat ng i-offer mo sa Kanya, katanggap-tanggap sa Kanya. Bakit? Sapagkat ikaw ay mabango maganda sa harap ng Diyos. Amen, mga kapatid. Balikan natin yung a day in the life of a mixture church. Then something in the back of your mind ay mag-iisip din. Ilang beses kaya, ilang linggo kaya, ilang Sunday kaya na kailangan kong itama ang puso ko. How long will I plead for purity? Ano? Why are we begging to be purified? Bakit ka magmamakaawa na, Lord, i-purify mo ang puso ko, pakali na, bakit ka magmamakaawang pakalinisin ang puso mo? Isn't it the very desire of God for you? Magmamakaawa ka ba na hilingin sa Diyos ang bagay na gustong-gustong ibigay sa iyo ng Diyos? At ibinigay na nga, mga kapatid. And why are we begging for more of God's presence when He never leaves us? Di ba mga kapatid? Hindi naman niya tayo, noon niyang ikaw ay nagkakasala, hindi kanya iniwan ng Diyos eh. Ngayon pang ikaw ay nasamba lamang dito, hihingin mo pa eh, Lord, make your presence 100%. Parang hindi ka naniniwala talaga sinamahan ng Diyos. Ano, 10% lang pagsama sa Diyos? Daliri lang? Iba mga kapatid, even yung daliri na presensya ng Diyos sa'yo, that's already 100%. Kaya mga kapatid, kaya, why are you begging for more of God's presence when He never leaves? Isn't it the very desire and purpose of God to bring us closer to Him? Di ba yun ang nais ng Diyos na tayo yung makasama niya? Samahan, maging kasama niya? Di ba yun yung prayer ni Jesus? Di ba yun ang ginawa ni Jesus? Bakit mga ganyan? Kasi nga, mixture. Hindi naintindihan. Kaya nga, paminsan-minsan, isip-isip din. Oo, nung ako'y nasa mixture, hindi ko na tayo naisip, hindi ko naisip to eh. Pero nung nakita ko ang biyaya ng Diyos, ha, o nga, bakit nga natin ginagawa yun? Ano mga kapatid? Parang contradiction nga yata yun. So is your heart bad or good? Or maybe half good, half bad? Ikaw ba'y nasa darkness pa o nasa kadiliman? Baka dalawa puso mo. Isang good, isang bad. Oh. Ah, baka dalawa nature mo, isang sinful nature at saka isang born from above. Oh. Baka dalawa ang desire mo, isang bad desire at isang good desire. So when you as Christian na hindi pa nakakarinig ng mensahe ng biyaya, normally sasagot sa inyo pag tinanong mo, ano ang puso mo? Anong kondisyon ng puso? Sasabihin, my heart is wicked. Marumi ang puso ko. My heart is deceitful. My heart is corrupt. Pero inaayos na ni Lord. Mga kapatid, the message we preach is that your heart is new and perfect. That is the message we preach.
because of Jesus and His finished work, if you believe it, your heart is new, your heart is perfect. Amen, mga kapatid. Bakit kasi ganun ang buhay ng mixture church? Number one, because the wrong they hear. Ay, yung mga maling narinig. Kaya, paulit-ulit din naman kasi, magbasa kayo ng mga libro na isinulat ng mga mixture author. Even listen to the worship. Listen to the worship music. Ano makukuha mo? All about what you have to do. Or all about what you have not been doing. It's all about doing. It never speaks of what is already done. Ang sinasabi doon, ang tinuturo doon, ang pinipris doon, ang mensahe, ay yung mga gagawin mo, mga hindi mo kaya, hindi mo pa nagagawa, at mga kulang mong gawin, hindi sinasabi at hindi pinag-uusapan kung ano na ang tinapos na gawa. Amen, mga kapatid. Ano ba? Example, marumi ako. So ano, dahil marumi ka, kailangan kong maging malinis. So kung lalapit ka sa Diyos, kailangan mo munang maging malinis. Kasi marumi ka eh. Yeah. Ano pa? Malayo ako. So ano dapat mo gawin? Kailangan kong lumapit. Oh, hindi ka kaisa. Ikaw ay ligaw. So ano kailangan mo gawin? Kailangan mong bumalik. Wala ka sa will ni Lord. Kaya you need to find it. Kailangan mong hanapin ang will ni Lord. You need to abide. You need to enter God. Isipin mo pati yung God's rest. Kailangan mong i-work. Magre-relax ka na lang sa presensya ng Panginoon. Kailangan pa, you have to work hard for your rest. Aba, ay, talaga naman. You need the victorious life. Parang wala pa. Diba? Ang sabi ng Bible, you are more than victorious. You need. Bakit? Because you are not complete. So mga kapatid, you are offered a lengthy instruction on how to fix yourself. Napakaraming instruction. Prayer, pagmamakaawa sa Diyos, mga tips, even sa exhortation, even sa, meron akong narinig na nagtuturo sa, ano na, sa mga bata na music, ang sabi eh, kailangan mong maging levita para bumaba ang Diyos. Aba, eh, kailangan nakarinig ng ngayon. Aba, edi, wala, ako hindi ako levita. Tapos, baka ibig sabihin, kailangan mong maging parang levita pag-worship para bubaan. Aba, eh, salang-salang naman. Wala pala sa akin ng Diyos, hindi ko pala siya kasama. Eh, sino kasama ko? Yun ang problema. Alam mo mga kapatid, meron akong napakagandang verse na babasahin sa inyo. Sa halip kasi, na puro tip, instruction, o command na ibibigay sa atin, dapat ang naririnig natin, affirmation in the truth that you're already right with God. Yan ang dapat nating naririnig. Ano example niyan, mga kapatid? Ito, tingnan natin ang verse na ito sa 1 Corinthians 6, verse 11. Ano sabi na? You were washed. Hinugasan ka na, kapatid. You were made holy. Kapatid, hindi ka pa magiging banal. Hindi mo pagtatrabahuan ang pagiging banal. You were already made. Ginawa ka ng banal ng Diyos. You were justified, kapatid. Ikaw ay pinatawad na, kapatid, sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda ito. Bakit? Ito'y hindi sinabi ni Pablo kung saan ang mga nakikinig ay, naku, napakabait mo naman. You have done everything perfect. You have done every good work because you were washed. Hindi sinabi ganun during that time. Pag binalikan natin ang konteksto ng 1 Corinthians chapter 6 verse 11, pagbukas mo pa lamang ng mga Bible nyo, kapatid. Tignan nyo dun sa inyong mga Bible gateway o anumang inyong daladala ng mga computer. Buksan nyo, ano makikita sa title? Conflict in the Church. Ang konteksto ng sinabing ito ni Pablo, hindi dahil ang mga disciple ay mababait. Ito'y sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, kung saan nagkakaroon ng away-away, hidwaan, kagalitan, pagsasamantala, demandahan ng kapwa Kristiyano. And yet, ang sinabi ni, hindi sinabi ni Pablo na kayo'y mga luko, kayo'y mga hunghang, hindi yun ang sinabi ni Pablo. Hindi niya kinonfirm yung mga pinagagawa niyong mali. Anong sinabi ni Pablo? In-affirm
kung anong ginawa na sa kanila ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ni-remind siya kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Napakaganda pala itong mga kapatid. Ano ba yung mga pinagagagawa nito? Kapatid, yung aking ni-request sa iyo, Ate Banji, kanina sabi ko pakidagdag. Patawad ha. Kung ako'y magpadala ng request, abutan. Ito yung context ng mga kapatid. Okay, tingnan nyo sa 1 Corinthians 6, simulan nyo sa 1. Ipakita na lang natin ang nagsisimula sa verse 9. Ano mga kapatid? Do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral. Katal-katal na yung mga disciple. Oh, neither the sexually immoral. Kasi maraming immorality nangyayari. Nor the idolaters. Naku, mga sumasamba sa Diyos, Diyosan at sa mga salapi at saka ng kapangyarihan. Nor the blank space. Nor the adulterers. Oh, mga lalaki, nakakatal na. Tumingin na may pagnanasa sa sex yung dumaan. Nagbukas ng TV, nababuksan ng YouTube, nagtitibak, nakatibak, nagtitwork. Nor men who have sex with men. Hindi ako yun. Nangangatal na. Nangangatal na mga, ano tawag dito, mga culture, mga ano. Nor thieves. Loko, yung mga nagnaon ng papel sa opisina. Nagnaon ng mga ballpen. Nor greedy. Nako, yung mga kapatid na hindi nagbigay ng baon sa kanilang kapatid. Nor the drunkards. Nor the mga marites, yung mga slanderer, nor the swindlers, yung mga swindler, yung mga nangutang at hindi nagbayad, swindling ang tawag doon. Yung nagbenta ng produkto na murang pagkakabili, binenta ng doble, swindler ang tawag doon. Oh. Ano pa? Will inherit the kingdom of God, they will not inherit the kingdom of God. Nakakatakot. Pero mga kapatid, that is what all na tayo kamilang doon. That is what all of you were. Dati kayo yon. Yung mga nangangatal, kapatid, dati ka yan. Dati ka. Dati kayo yon. But now, you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of our Lord Jesus Christ and His Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin nun, mga kapatid, ang iyong pagiging banal is once and for all. Kasi hindi nakadepende doon sa mga pinaggagawang yon ng mga tao, kundi doon sa ano ang ginawa sa atin ng Diyos. At ano ginawa sa atin ng Diyos? Ngayon, ikaw kapatid, ay banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Makikita natin ito na hindi lamang pabago-bago, hindi ngayon ikaw ay was, bukas marumi ka, o kaya ngayon ikaw ay holy, bukas hindi ka na holy. Bakit? Kasi ikaw ay hindi na naman nagbayad. Hindi dahil doon, mga kapatid. Tingnan natin ang Hebrew chapter 10:10. Ano sabi ng Hebrew chapter 10:10? And by that will we have been sanctified, pinabanan, through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ang pagpapabanal sa atin ay once and for all. The moment you was born again, why? Because you believe in the finished work of Christ. Because Jesus paid 2,000 years ago on the cross. You are once and for all washed, justified, made holy, made right in the sight of God. Amen, mga kapatid. Ay, yung mga passes na ito sa mga mystery, hindi dinadaanan eh. Tama, Pastor? Anton eh? Doon na, pagkatapos lipat na ng verse, walang pagdiin doon. Kasi hindi nila matanggap eh. Ini-ignore. Kasi hindi nag-fit yung narrative na, kayo mga kapatid, kapag ka, hindi kayo nag-ano eh, ala, galit na sa inyo ang Diyos. Sawa kayo. Mag-pray kayo, hindi kayo pakikinggan ng Diyos. O kaya, iwanan na kayo ng Diyos. Mababayan na, gusto nyo kayo muling mahalin ng Diyos?
Gusto niyo muli kayong asikasuhin ng Diyos? Gusto niyo muli kayong pakinggan ng Diyos? Ayusin niyo muna itong mga ito. Ito muna, ayusin niyo. O huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin ito. Kinukusinti ba natin ang kasalanan? Hindi natin kinukusinti ang kasalanan. Kagaya tayo ni Pablo. Hindi natin idinidikdik sa inyo ang kasalanan nyo. Ang ating inaapin sa inyo kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. That we were washed, we were cleansed, we were justified, palakpakan natin, Panginoon, by the blood of the Lamb. Amen. And the moment you believe that, it's all natural. It will come out. Gagawa, the moment you receive and believe this, because the righteous shall live by faith. The moment you have faith, ito lang ang tanda mo, kapatid. Laging ilagay mo sa pananampalataya. Laging ilagay mo ng paniniwala. Ang buhay mo ay may didikta ng iyong pananampalataya. Because right believing leads to right living. Tama ang pananampalataya mo, tama ang pamumuhay mo. Sabihin mo na, alam, ako may mahina, ako'y failure. Ako'y hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Sige, yan ang pamumuhay mo. Yan ang pamumuhay. Pero sabihin mo na, ako'y nililis, ako'y banal, ideal. I am fit. Ano pamumuhay mo? A life that is fitful. Fitful. A life na rootless. The life that is faultless. A life that is ideal. A life that is triumphant. Kaya nga, ang nakakalungkot dun eh, puro mga mensahe ng action without taking the new birth. Puro action, puro pagawa. Hindi mo na pinapaniwala na ikaw ay pinanga. Hindi binibigyan na emphasis yung pagiging bago mo. Ano ba nauna? Yung batay gumawa muna o yung batay pinanganak muna? Pinanganak muna. Una muna ang kapanganakan bago ang mga gawa. Amen, mga kapatid. So, is the mess, ang mga message nila is a message of change. Kailangan magbago without the message of exchange. Ito, napakaganda nito, mga kapatid. The exchange life. Yung pinagpalit na buhay ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na ikaw ang nabubuhay dyan. Sabi nga na, Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. Sino yung pinako? Yung maruming ikaw. Yung makasalanang ikaw. You have been crucified with Christ. Kasama ng mga lumang pagnanais, lumang pagnanasa mo doon. It is no longer I who live. Sino ngayon nabubuhay mo sa'yo? But Christ. Ang Panginoon na ang nabubuhay sa'yo. Kaya nga, sa ibang relihiyon, lahat na, sinasabi ko na, wala akong narinig na gantong relihiyon na nagturo. At sinasabi nila, yung pagiging maayos mo sa Diyos, rightness with God, depends on your action. Lahat ito ng relihiyon. Ikaw ay magiging matuwid kung gagawin mo ito. Ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos kung gagawin na lahat na ng relihiyon. At ang choices mo, at ang improvement na life mo ay based on your choices. Okay? So ang turo pagiging matuwid o pagiging malinis sa harap ng Diyos ay wala sa kamay ng Diyos, kundi nasa kamay ng mananamba. Sabihin nyo nga sa akin, kung narinig nyo na yung, di ba nung tayo nasa luma pa katuruan, ang turo sa atin ay, ang pagiging mabait sa atin ng Diyos ay nakadepende sa pagiging malinis mo o masunurin o matuwid sa harap niya. Di sa iyo nakadepende. Ang pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa iyong mga gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kawawa naman. Hindi awa ang kailangan ko. Dahil hindi ko kaya. Kailangan ko ang biyaya ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang biyaya, nasa Kanya pa rin ang gawa. Anong gagawin mo na lang? Mananampalataya. Mananampalataya. So mga kapatid, ano ang kaibahan ng pangangaral natin? Yung true Christianity ay unique, mga kapatid. Ito lamang ang relihiyon na We were made clean because of the obedience, hindi natin, because of the obedience of Christ. Amen. At ang ating pagkakatanggap sa Diyos ay hindi sa atin, kundi because of the Godhead. Ginusto muna ng Ama, pinagawa sa anak, binigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen.
So lahat ng relihiyon, maglinis ka muna bago ka makalapit sa Diyos. Sa atin mga kapatid, nilinis ka na ng Diyos, kaya ka nakalalapit sa Kanya. Kung ikaw ay marumi kapatid, hindi ka makalapit. Tanda, kita niyo yung mga Israelita, sa baba lamang ng bundok, tumapak lamang sila sa baba ng bundok, ay sila ay mamamatay na. Hindi sila nakalapit sa Diyos kasi hindi sila karapat-dapat. Pero tayo mga kapatid, anong atlarin kaninang mensahe? Come boldly to the throne of grace. Lumapit sa kasakanya. Nang walang takot, walang pag-aalinlangan at ikaw ay makatatanggap ng kanyang awa. Anong nature natin mga kapatid? Ginawa tayong bago, inilapit at hindi na mahiwalay pa. Yun ang mensahe ng biyaya. That is the gospel of grace. So, yung lahat ng mensahe na hindi ayon dito ay wrong message. Ano mga kapatid? The action God took and the choices He made, yun ang dapat nating pinag-aaralan. In short, yung mga maling turo ay nagne-neglect ng pinakamahalagang aspect ng gospel na tayo ay binago mula sa pinakaluob-looban. Binago tayo mula sa pinakabuod natin. Binago tayo sa Espiritu. That is the wrong message. But the true message ay binago tayo mula sa buod, mula sa Espiritu. Hindi mo babaguhin, binago ka. Amen? Number two, the song they sing. Kaya mahalaga na yung worship team ay isang mensaheng naririnig. Mahalaga na yung worship leader, worship ministers ay kuha nila ang mensahe ng biyaya. Kahirap kaya nagpipreach ang pastor ng mensahe ng biyaya, iba naman ang kinakanta ng mga worship team. Hindi ka mga kapatid, malilito ang mga tao, kaya nga hindi tayo basta nagpapaawit dito eh. Ay, magaling ka umawit yun, sige paawitin natin. Sa galing sa ano ba, ibang church yan, imbitahan natin paglidin natin ng worship. Hindi pa pwede, dapat muna, alam nila yung mensahe. Alam nila yung mensahe ng biyaya because they are leading people to worship. Itong mga taong to, these are people living under grace. Hindi pwedeng alalokan mo ng mixture. Ay mga inaawit na nagre-reflect ng mga mensahe ng condemnation. Kung hindi man guilt, pag nag-awit, ano ko, napapag-guilty na, nagigilty na, kasi hindi nila nagawa yung mga sinasabi doon sa awit na yun. O kaya, mensahe ng yabang performance. Ako kasi yung, may kikwento ko sa inyo, atin-atin na lang, ako nasa YouTube. Yung anak ko kasi nasa school eh, pumasok sa isang school na ayaw nila nang umawit ka ng mabilis na awit. Kahit ang awit mo ay awit ng pagpupuri sa Diyos. Ayaw nila na ikaw ay tumugtog ng drums kahit ang pagtugtog mo ay para sa Panginoon. Pero ang kanilang mga inaawit ay awit ng yabang. Paano ang awit ng yabang? Ito lagi nilang paulit-ulit ng inaawit. Alam niyo kantang I will follow, no turning back, no turning back. No, hindi ko makuha. Yun na. No turning back. I have decided to follow Jesus. Maganda ang kanta. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though the world will leave you, I will still follow. Mga kapatid, nagpupuri ka sa Panginoon. Ano ang sinasabi mo? Gawa mo. Ano sinasabi mo? Iyabang mo. Hindi kita iiwanan. Iwanan ka na ng buong mundo, hindi kita iiwanan. Oras ng pagpupuri, dapat ang itinataas mo si Kristo. Dapat ang tinataas mo yung kagitingan, kabanguhan, kadakilaan ng Diyos kasi pinupuri mo siya. Anong itinataas mo? Yung gagawin mo sa Diyos? Ipinagyayabang mo ang gagawin mo sa Diyos na sa totoo lang. Sa totoo lang. Hindi mo nagagawa. Liga, ano nangyayari doon? You are not worshiping God. Magigilty ka pa. Mako-condemn ka pa. A message of condemnation. Ano pa mga kapatid? Yung awit na yung kay Habakuk, though the fig tree blossom, nor the fruit trees, nor the vine, though the trees produce no fruits, and though the flock be lost, lahat na ng masama yung nangyari sa'yo. And yet, I will rejoice in the Lord. Maganda yung kapatid. Kasi dinideclare mo yung iyong commitment sa Diyos. Dinideclare mo yung pangako mo sa Diyos. Pero kapatid, again, ano ang sinasabi mo? Ako ang bida. Kahit na wala kang biyaya, ako'y masaya. Kahit wala akong tanggapin sa'yo, ako'y masaya at pupurihin kita. Sino ang mas magaling ngayon? Ang Diyos o ikaw? Hindi ikaw, ikaw ay naging masaya pa rin kahit hindi ka bless ni Lord eh.
Sa totoo lang, kapatid, yun na lamang pag-ibig, hindi mo kayang gawin kung hindi ka minahal muna ng Diyos eh. So, mga kapatid, pag ganito mga worship na naririnig mo, na-exhort ba ang Diyos? Naririnig mo ba sa bibig mo yung kadakilaan ng Diyos upang ikaw lahalong humanga at sumamba sa Kanya? Hindi. Kasabi mo, ay, kita mo yan, Lord, ha? Ako'y masaya pa din. Kahit ako'y, kahit kanina yung bahay namin nasunog. Pagtali ko, mga kapatid, isip-isip lang. Mga kapatid, eto pa, favorite ito ng marami na yun, mga Christian church. Example, sis, pakita mo nga, ginawa ko ito ng PowerPoint eh. Ito yung lyrics eh. Eto pa, kapatid, next. Hindi na, wala, parang wala. Yung ano, if my people will humble themselves, humble themselves and pray. Yes, hallelujah! Wait na agad eh. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Heal their land. Pa, doon na lang. Mga kapatid, ano sinasabi dito? This is the new covenant. All new covenant or old covenant? Old covenant, mga kapatid. Didinggin lang ng Diyos ang iyong panalangin at pagagalingin ka at aayusin ang lupa at problema mo kapag ka ikaw ay nag-humble at nag-pray. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Old covenant. Old covenant, ito ay tama para sa mga people of Israel. Ito ay para sa bayan ng Israel. Nung sila'y tumalikod sa Diyos, silang my people. They are my people na sinasabi dito. Mga kapatid, mga taga-Israel ito. At how long will you ask God to forgive you? Kung ito, ligo-ligo ito nga awit, wawitin mo para pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Langin ka mo, Lord, forgive me. Lord, forgive me. How many times you will beg God for forgiveness before He will hear your prayer? Mga kapatid, the truth is, you are forgiven because of the blood of Christ that was shed on the cross. Hindi dahil you ask for forgiveness, you were forgiven because of the blood of Christ. And we have been united with Christ and He always hear our prayer. Sa New Covenant, mga kapatid, God always hear your prayer. Why? Because you have been forgiven by the blood of Christ. Sa Old Covenant, humble yourself, turn from your wicked ways. Gawin yun lahat ang, alam mo kapatid, yung turn from your wicked ways, not just aayawan mo na yung pangangapid, pangangalo niya, hindi lamang yan. Turning from wicked ways is following the 613 laws. Mga kapatid, gets nyo? You're not turning from their wicked ways. Pero tayo mga kapatid, God always hear our prayer. The truth is, you are forgiven because of the blood of Christ that was shed on the cross, and since we've been united with Christ, He always hear our prayer. Kapatid, sabihin nyo nga yung word truth. Truth. Yung mga katotohanan dapat alam natin eh. Kasi nga, isa yan sa armor of God eh. Yan truth. The belt of truth. The truth, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 14. Kasi yung as kaaway, dinidisip tayo sa pamamagitan ng pagbabali ng truth. Pagbebend ng truth. Pero as long as you know the truth, hindi ka maaring madaya ng kaaway. Dahil ano ang truth? Hebrews chapter 4 verse 16. Uulitin natin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ano pa? Last song. Create in me a clean heart. Do not cast me away from your presence as if God, nasa presence ka, mamaya paalasin ka, mamaya makakalapit ka, mamaya paalasin ka. Mga kapatid, yun ay kay David before the cross. Tayo kapatid, nasa presensya ng Panginoon, we will never be cast out.
At kung what, it's either you are not in the presence of God or you are in the family of God. Hindi pwedeng labas-masok, labas-masok. Ikaw ay nasa loob ng pamilya ng Diyos o nasa labas. Tayo mga kapatid ay nasa loob ng pamilya ng Diyos. At hindi ka ika-cast out. Ba't ka naman ika-cast out? Eh ang Diyos nga ay nasa habit of adoption pa nga. Nasa habit of getting people and bring it towards his family. Nung nasa family ka na, ika-cast out ka pa. No, mga kapatid. Kaya mga kapatid, these songs are not bad. Ako, napakaganda nito compare sa mga secular song. Kaya lang mga kapatid, hindi appropriate para sa atin. Tayo na nabubuhay under the new covenant, mga kapatid. This is not appropriate. Again, alam na naman natin mga kapatid, daanan lang natin ito, Romans chapter 3 verse 19. Para kasi sinasabi natin ito mga kapatid. Kaga, nung sinabi natin ng mga kantang ito ay hindi appropriate sa atin. This is not bad, but it's not appropriate. It's also saying, the law is not bad. The law is holy, but it's not appropriate. Daanan natin na konti. Basahin lang natin, Romans 3 verse 19, for the sake of those who are not familiar yet. We know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Para kanino ang kautusan? Para nasa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ka ng kautusan? Hindi. Hindi ka Israelita. At paano yung pinanganak ka na sa kautusan ito? Pag pinanganak ka na, yan na yung paniniwala mo eh. Mga kapatid, ikaw ay pinalaya na mula sa kautusan. Sabi nga dito, we know that whatever the law says, speak to those who are under the law. Bakit may kailangan ng kautusan para ba kayo pabanalin? Hindi. So that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Hindi. Pag sinabi natin kautusan ng kapatid, 10 utos kasama dyan. The 10 commandments ay kasama. Sinasabi dito mga kapatid, ikaw ay binigyan ng kautusan hindi upang ikaw ay pabanalin, kundi upang ipakita ang iyong kakulangan. Upang ipakita ang iyong kahinaan. So, ibig ba sabihin ng kautusan, kapag nakompleto mo at nagampanan mo, you are justified? No. It is only to show you, because no one can complete, can perfect the law. Therefore, it only shows you that you are failing considering the law. For through the law comes knowledge of sin. But now, apart from the law of righteousness, the law apart from the law, the righteousness of God has been revealed, being witnessed by the law and the prophets. Apart from the law, ang katuwiran mo ay natanggap mo, hindi sa pamamagitan ng kautusan, but the righteousness of God through faith in Jesus Christ, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. For all those who believe, and there is no distinction between Jews and Gentile. Wala na. Hudyo man yan, o Israelita man yan, o hindi. Gentleman yan, wala nang distinction. Lahat yan ay failure. Lahat yan ay failure. At lahat yan ay na-justified sa pamamagitan ng gift by His grace through the redemption that comes through Jesus Christ. Mga kapatid, dinaanan lang natin yon. Ang katuwiran natin never, ever naging depende sa pagsunod sa kautusan. Ang ating kabanalan ng katuwiran, it is always given to us freely by the grace of God sa lahat ng sumampalataya. Dito lang ito, mga kapatid. Dito. Ang lahat ng ating katuwiran, ang katuwiran natin ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Never through the law. Kaya nga mga kapatid, si Pablo ba, si Pedro at si James, sila ba ay naging concerned na ang puso nila ay marumi o hindi? Never. Basahin niyo mga kapatid, mga epistle ng tatlong ito. Hindi sila naging concerned kung yung puso nila ay clean, kung mawawala sa kanila ang presensya ng Diyos. Never sila naging concerned. Bakit? Kasi naniniwala sila at alam nila na andyan na. Hindi na mawawala sa kanila ang presensya ng Diyos. At nandyan na malinis na puso. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi rin naman sila ang may dahil kaya naging malinis ang puso. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa inyo, ay, linisin mo puso. On the first place, ako hindi dahil sa akin, tapos ay, ipapasa ko, nalinisin mo puso mo. Eh, on the first place, ako nga eh, hindi dahil sa akin paglilinis ang puso, kaya ako naging malinis ang puso eh.
dahil nilinis ng Diyos ang puso ko, kaya ako naging malinis. Hindi na ipapangaral ko sa iyo. Kaya never na naging concern at natakot si Pablo, si James at si Pedro doon sa mga condition na ang puso natin ay madumi at tayo ay mawawalan ng presensya ng Diyos. At ang sabi din ng Hebrew chapter 8 verse 6, kasi nasa new covenant na tayo, nasa better covenant na tayo. But Jesus has now obtained a superior ministry to that degree. He is the mediator of a better covenant. Ano ba yung better covenant? Better ang mga pangako eh. Ang pangako doon sa old covenant based on your performance. Pero ang pangako dito based on Christ's performance. Alin mas maganda? Yung may gagawin ka pa o yung wala na? Yung wala na. At alin mas maganda? Yung unlimited o yung limited lang? Yung unlimited. Sapagkat ang Diyos sa kanyang pagpapala ay hindi mo masusukat. Hindi mo malilimitahan ang pagpapala ng Diyos. His grace is always more than enough. Amen, mga kapatid. Kaya the cross and the resurrection, yung kamatayan, ay may difference eh. We enjoy something better today. Kaya nung kapanahon na ni David, yun ang inawit niya eh. Yung create in me a clean heart. Hindi kasi niya na-enjoy yung new covenant. Hindi niya na-enjoy yung pangako ng better promises. So hindi lamang po mga kapatid sa awitin, marami pa. Alam natin yan. The message of contradiction. Pinapaspasan ko na ha. Binibilisan ko na. Ano yung message of contradiction? Puro salungat ang mensahe. I am a sinner with a wicked heart mentality na hindi ko pwedeng pagtiwalaan ang puso ko. Yan ang mensahe na rinig mo. Ito ay nag-create sa atin ng malaking confusion. We try to be something in the outside which we are not in the inside. Pinipilit natin maging tayo dun sa labas yung hindi naman natin sa loob. Bakit hindi ko turuan yung aso ko na magsalita? Kasi hindi niya kaya yon. Tama mga kapatid? Ganun din tayo. Kung tayo ay nanatiling aso, hindi tayo makapagsasalita. Pero ang ginawa sa atin ng Diyos para tayo ay maging makapagsalita, ginawa niya tayong parot. Kasi mga kapatid, point, ito ay hindi literal ha. Ako yung nagbibigay lamang ng example. Upang tayo makapamuhay ng buhay na kay gaya-gaya at may biyaya, niligyan tayo ng Diyos ng puso na yun ang nais, yun ang gusto ng puso natin. Kaya hindi guilt and shame. Kaya, ang mga mensahe ng contradiction ay tulad dito. Halimbawa, example, sis, be good. Maging mabuti ka. Di ba yan ang mensahe natin narinig? Oo, maging mabuti ka. Pero, magpipreach. Magkukumat muna, pero magpipreach ang pastor na, but you are not good. Ano yun? Ipipreach muna ikaw yung maging mabuti, pero ipipreach mo rin na ikaw hindi naman mabuti from the inside. Contradiction yan. Maluluko ka yan. Pipilitin mo. Tapos sa loob pala, ganun ka. Try to be like Jesus. Even though you are far from looking like Him. Pagtingin mo, ikaw sa salamin, makikita mo devil. Meron pastor nagturo ganun, pag tumingin ka sa salamin sa umaga, makikita mo devil. Ganun pa, devil, hindi pa devil. Ay, paano yun? Tapos sasabihin sa'yo, try to be like Jesus, ay devil nga. Ano pa? Love people more. Magmahal ka na magmahal. Mahalin mo pa sila. Kahit hindi sila kamahal-mahal. Kasi even though you are unloving, ikaw din kasi, hindi rin kayo kamahal-mahal eh. Sinful nature ka din eh. Paano yun? Ano pa? Ask God to give you a servant heart. Oh, kasi wala ka eh. Wala ka servant heart eh. Ano pa? By the way, you don't pray enough for anointing and presence. Oh, kulang pa nalang. Pray for more anointing. 2 times anointing. 3 times anointing. 5 times anointing. Ang dami. Multiplication anointing. Pray for anointing kasi kulang ka pa. You do not have enough. Napakadaming contradiction ng mga kapatid. Ano pa? You don't do enough. You are not enough. Next. Those are contradiction do sa mga turo. Ano ang dapat mga kapatid? Ito ang new covenant. Number one. Be good because you are good. Amen? Hindi ba mas madali? Because you are already good. Now you can be good. Live to be like Jesus. Because you are like Christ. You're already like Christ in true holiness and righteousness. Love people more because He loved us first and the love of God is in us. Mga magmamahal ka ba kapatid?
Yes, kasi nasa iyo na yung pagmamahal ng Diyos eh. Next, thank God for manifesting a servant heart, because it is God who wills and work in us. Siya kasi kumikilo sa atin eh, at yung heart na yun ay galing sa kanya eh. Instead of you are not enough, how about I'm already complete in Christ? I have all that I need for life and godliness. Yan ang tamang mensahe, kapatid. Hindi ko sinasabi dahil ako yung nagyayabang, hindi. Yan ang dapat nating naririnig. At yan naman talaga ang tamang mensahe. Then, yung meron pang isinasabi ng iba, die to self, deny yourself, die daily. Ang tanong, what self? Anong self yung mamamatay nito? Contradiction to eh. Bakit? Kasi may new self ka na nanabuhay eh. I-deny mo ba yung bagong self na new creation? I-deny mo ba yun? Yung old self mo, patay na yun eh. Kasama ng namatay ni Kristo eh. Pero papatayin mo pa uli ang bagong nabuhay na self sa'yo? Some of us don't even pause to think all of this contradiction. Isip-isip lang. Siyempre naman, alam natin na wala namang masamang intensyon itong mga pastor na ito. Wala. Wala silang masamang intensyon. Yun din lang kasi yung narinig nila. Hindi mo silang masisisi, yun din lang ang narinig. Kaya ngayon, nagtuturo tayo para marinig ng marami kung ano ang tama. At last, the message of defeat, not victory. Yan lagi napapakinggan, katalunan, hindi katagumpayan. Narinig natin na ang idea na pinepaboran tayo ng Diyos dahil pinupurify natin ang ating mga puso. Nararamdaman natin na kapag hindi muna natin ginawa ang dapat natin tungkulin, ay di hindi magiging faithful ng Diyos sa atin. Kailangan muna maging faithful tayo bago maging faithful ang Diyos. We must first prove ourselves. The problem is, hindi naman natin kayang talagang tapatan yung dapat na kailangan gawin. At lagi tayong nagfe-fail. Mga kapatid, ito yung message na hindi nag-e-edify, hindi nagpapalakas, hindi nagpapalago. Kapag ganito lagi mo naririnig yung message, manghihina ka dahil lagi mo makikita ang ikaw ay talunan. At ninanakaw mo yung tunay na identity ibinigay sa'yo ng Diyos, yung kapangyarihang ibinigay sa'yo ng Diyos to change in your thinking and in your action. Kaya nga, tayo ay madidisappoint, mapoprostrate, magiging isip natin, ala, give up na ako. Ako na may weekend talaga. Ay, what's the point pa? Wala na. Losing battle na. Kunin mo na lang ako, Lord. Kaya depressed ang maraming Kristiyano. Kasi talunan sila eh. What's the point? Eh, narinig natin yung purpose-driven life. Mga kapatid, sa totoo lang, napakasikat na libro ito. Pero sa totoo lang, hindi ko naman ito nasunod eh. Napakadami ng failure ko dito sa purpose din. Kung doon mo lang titignan, is this really my purpose? Ay, hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya. Defeated na. Huwag naman sana yun ang dahilan kaya nag-suicide yung anak ng author ng purpose-driven life, who is also a Christian. Bakit? Because sometimes, yung napakarami requirement will only cause you depression. Di ba mga kapatid? Pag sinabi ko kapatid, na kapag pag ikaw ay hindi nagkasala sa maghapong ito, kapatid, ako mahal na mahal ka ng Diyos. Lahat ng hingin mo ipagkakalob sa Diyos. Pero pag nagkasala ka, ay siya. Sorry na lang. Away na ka ng Diyos. Di ba, sister, mami, hapon, madidepress ka na. Dahil paglabas mo dito, magkakasala ka na. Tama, mga kapatid? That is a message of defeat. But Jesus overcame the world. He won the victory para tayo ay maging more than overcomer. He overcome the world so that we might become more than overcomer. Kasi ang overcomer, siya yung nakapaglaban. Pero yung more than overcomer, siya yung nakinabang sa pakikapaglaban ng isa. Tayo yun, mga kapatid. We are more than overcomer. Because Jesus already won the victory, you can also claim your victory. So, mga kapatid, is this the life God intended for us? Yung mga narinig natin kanina, to fight against ourselves? Yung constant attempt mo na linisin ang napakadumi mong sarili, hindi ito yun. Hindi ito yung mensahe. Kaya ang tanong sa message natin, sa tanong sa title natin kanina, are you, ano ba talaga? Malinis ba ako? O marami pa? Ang sagot yung take away natin. Ano yung iuwi natin, mga kapatid? Ano yung iuwi nyo sa alabang? Asa mo tinlupa pala?
Ang iuwi-uwi niyo yung ganito, mga kapatid, kay Kristo, ako ay malinis magpakailanman. Amen! Hallelujah!